barangay upang mag-report ng mga announcements po for the barangay for this week. Mula kay Ate Irene Castaneda ng Bonifacio Street. Gandang umaga po. Question, maaari po bang makakuha o magpakuha ng COMELEC certificate at latest MDR PhilHealth? May mga bodyguard na po ang wrestler namin for the protection of the personnel. Ating health center ay nagbibigay ng immunization ng measles rubella. Nag-assist po ang ating VAUSI personnel sa nangyaring staff. Sila po yung nag-encode. Yes. Sa Vlogs Bangka Lokal Game Saan? Tatanungin ko po taga Bangkal Main, magbe-bet po tayo mga kasama. Yes, ma'am! Enjoy the game! Masama ang loob ni Andre habang minarmasdan niya ang nakapahang kapatid.
ay nanalo ng livelihood bag mula sa San Lorenzo City. Sir, congratulations! Nagbigay ng clue ha, may nilagay kasi tayo ang pangalan. And the mystery character I see, Rampool! Pabawas, may pumasok, yeah. At kapaskuhan. Ayan. Ayan. Ito ay isang Ipa. Epiphany. Ha? Oh, letter C. Ayan. Tatlong C. The correct answer is? Ito, alam mo rin. Oh, answer. Repeat. Mission Impossible. Ang puno ng ating barangay. Magkakahawa kamay, magkakaakbay, patuloy tayong umahon sa ating paglalakbay. And I can see the feelings gone. What happened to the dream? To you it never ends. Too much. Kalye Turista. Mark Gabriel Maghari. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong bagong bangkay public address system. Maging parte po tayo ng solusyon. One Bangkal United. We'll be right back.
barangay upang mag-report ng mga announcements po for the barangay for this week. Mula kay Ate Irene Castaneda ng Bonifacio Street. Gandang umaga po, question. Maaari po bang makakuha o magpakuha ng COMELEC certificate at latest MDR PhilHealth? May mga bodyguard na po ang rescuer namin for the protection of the personnel. Ating health center ay nagbibigay ng immunization ng measles rubella. Nag-assist po ang ating VAUSI personnel sa nangyaring SAF. Sila po yung nabi encode. Yes. Sa Vlogs Bangkal Lokal Game Saan? Tatanungin ko po taga Bangkal Main, magbebet po tayo mga kasama. Yes, ma'am! Enjoy the game! Masama ang loob ni Andre habang dinarmasdan niya ang nakapahan ng pag-uwi.
ikaw ay nanalo ng livelihood bag mula sa San Lorenzo City. Sir, congratulations! Nagbigay ng clue ha, may nilagay kasi tayong pangalan. And the mystery character I see... Rampool! Pabawas, may pumasok. Yeah. At kapaskuhan. Ayan. Ayan. Ito ay isang epiphany. Ha? Oh, letter C. Ayan. Tatlong C. The correct answer is? Ito, alam mo rin ito. Oh. Answer. Repeat. Mission Impossible. Ang puno ng ating barangay. Magkakahawak kamay, magkakaakbay, patuloy tayong umahon sa ating paglalakbay. And I can see the feelings gone. What happened to the dream? To you it never ends. Too much. Kalye Purista. Mark Gabriel Maghari. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong bagong bangkay public address system. Maging parte po tayo ng solusyon. One Bangkal United. We'll be right back.
Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayos ng panunumpa. Panunumpa ng katapatan sa watawat. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may damal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng samayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Good morning. Good morning, Kagadwe. Good morning, Kap. Good morning, Kagadwe. At good morning sa inyo po lahat. At tayo po ay nandito sa atin pong huling flag ceremony for the month of August. Ang bilis po ng panahon. At kasama po natin. Fully may dahil pa pong ilang members ng ating council. Kasama po natin si Kagawad Christian po naman ngayon ay nasa City Hall at meron po siyang scheduled hearing
kaya nagpapasabi at nag-submit po siya ng kanyang report. At tayo po ay nandito sa atin pong weekly flag ceremony, online flag ceremony under new normal hybrid system. Tayo po ay mapapanood live sa Bangkal _ official at social media pages sa YouTube, Facebook ng ating barangay. So, pagbati po sa ating pong property custodian, long-time property custodian, Kuya Danny Gonzales. Morning po. Jembong Nelson, lagi nanonood mula sa kalye ng Apolinario. Supervisor, Education, Weng Legaspi de Fable, Back to School, Kayat Bayer BC, Eco Santiago ng ating Public Works and Infrastructure, at syempre ang ating barangay administrator, Gas Yoro. Okay. So, umpisa na po natin ang ating pong report. At sa ngayon, ako na po muna in behalf of Kagawad Christian Jacinto na siya pong ay nasa muli City Hall sa judiciary bilang pagtugon sa kanya pong tungkulin bilang isang kagawad na nag-witness ng pag-i-inventory ng isa pong case. So, siya po'y pinatawag at tungkulin po ng isang member ng council sa kakataon ang pag-witness sa mga inventory ng ating po kasama ang ating kapulisan at media at kasama na rin yung kanila pong pagpapakita sa yung court appearance na sinasabi upang masunod po yung proseso. So, ito po ang report ng Rescue and Disaster Management. Sige, direct, may control naman ako. Yan. So, ito po ay muli, simbolo po ng response, active response ng ating pong first team na nag-provide ng first aid sa isang player na dyan po sa court. So, tayo po ay tinatawag pa rin pagdating bilang pag-responde kahit na mayroon pong tao dyan sa court at sinasabing mayroong trained personnel. Pero pag may ganito pong pagkakataon, ang ating pong rescue team pa rin ang tinatawag to provide first aid. At makikita nyo po ang personal na pag-responde ni Kagawad Christian Jacinto bilang isang emergency medical technologist nag-provide ng assistance and siya po ang tumawag ng vehicle service, ng rescue service sa isa pong taong inatake ng appendicitis at nirefer po sa doktor at na kung saan siya po ang nag-assess habang naghihintay po ng ambulansya o binigyan po ng isa pong lugar na kung saan siya po ay magiging komportable at hindi po ito makalakad kaya't siya po ang nag-provide ng upuan habang nandyan. Diyan po yan inasi sa labas. At since meron pong conduction yung atin pong rescue, nakita ko rin po yan. At si Kagawad Christian Jacinto po ang nag-asikaso at masiguro na siya po ay maatindan at nakuha po siya ng 168 Cathy Ambulance. At ito naman po ay send-off natin sa training, sa flood and swift water rescue training sa Bataan ng tatlo sa ating rescue personnel. So, ito po ay parte po ng kanila pong continuing training program. Dumaan din po dito si Kagawad Christian Jacinto nung siya po ay nag-uumpisa at parte po ng rescue team. Dumaan po siya pagsasanay po sa baha at ragasa at ang ano water rescue bilang paghahanda po sa banta ng climate change. So congratulations po sa tatlo sa ating pong rescue personnel na nag-undergo ng training sa Bataan. 3 days po yan. Ito naman po ay conduction sa isa pong stroke patient. Yan, kung saan sinundo sa bahay at inatin sa isang medical facility. Yan. Ginagawa po yan ng ating pong rescue personnel. Muli,
ang ating pong trained rescue personnel kasama si Kagawad Christian Jacinto ang inyong pong sandigan pagdating po sa ganito po mga pangyayari. Next ay oops. Yan. Yan, ito. Ang rescue personnel, isa naman pong pasyente, tayo po ang nagtawid sa isang patient who's undergoing leg therapy. O, so muli po, ito po naman ay binigyan din natin ng schedule, priority, dahil ang kanya pong kondisyon ay kailangan po talaga ng rescue vehicle service dahil hindi po siya makalakad at yung kanya pong kailangan po niya ng yung reclining position, kailangan nakahiga. Ito naman po ay pagresponde ng rescue personnel sa isa pong nahulog fall accident. Patient suffered laceration on left hand, kung saan nagkaroon po ng sugat dyan po sa kanya pong kaliwang kamay. Ayan po ang atin pong, ito po yung nangyari sa this oras ng gabi. 24/7 pong nakabantay at pagre-responde ang atin pong rescue personnel. Next is, ito naman yung pag-responde ng isa pong vehicular accident, isa pong sasakyan at motorsiklo. Diyan po sa may Makabulos, Emmy Reyes, madaling araw din po ito kung saan ang atin pong rescue personnel ang nag-attend po dito. Yan, na-monitor po namin. Yan. At din natin po yan, dinala sa Batay-Bayan at nag-lead into traffic department. Ito naman po ang pag-responde ng atin naman pong rescue personnel, Banggaan, in Llanera Street, taxi versus motorcycle. Yan, so ang rescue personnel at ang Batay-Bayan po ang inyo po ang una pong responder natin para sa pasyente at sa upang masiguro po ma-secure ang lugar. Yan. At dyan po yung ating pong Batay-Bayan. At ito naman po ang pag-responde naman sa motorcycle, taxi, pedestrian accident. Sa isang pedestrian accident sa Evangelista Estrella. Ang rider po ng motor ay nagkaroon ng multiple abrasion at yung female patient nadala naman po sa ospital. Tapos ito po ay respondihan muli ng ating pong rescue personnel at hindi dokumento upang yung endorsement po ay mabilis po kagad natatanggap. At ito naman po ay kagabi lang ito, motorcycle accident, self-accident, Apolinario Corner, Makabulos. So pinapakita po natin na marami pong pangyayari na ang pag-responde ng ating pong rescue personnel dito po sa ating pong lugar. Kaya tapin nag-iingat po ang lahat, lalong-lalo na't ngayong balik school na. At kaya nakaantabay po ang ating pong rescue personnel. Actually, sa first day of school, meron na kagad report yung ating pong rescue personnel na nakita ko po dito po sa aming monitoring group. Merong isang pasyente na nirespondihan, itinawag. Parang nalipasan ng gutom at nahilo. O, doon. Yan, so nahilo po siya. Kaya nandun po yung ating pong rescue personnel na itawag po yung magulang upang mabigyan po ng status yung bata, pero mo-up naman pong okay na dahil ang naging assessment ay medyo dalipasan ng gutom or maybe hindi nakapag-breakfast. So ayan po ang report na sinagawa sa isang linggo lang po yan, ha? Parte ng weekly report ni Kagawad Christian Jacinto na muli nagpapasabi po siya po ay nasa court hearings, he needs to attend a court hearing schedule dyan po sa ating pong Makati Trial, Makati RTC, Makati Trial Courts, bilang pagtugon sa kanya pong tungkulin, sa kanya pong pag-witness sa isang inventaryo ng proseso kasama ng ating pong kapulisan. Yan. So kung meron po kayong katanungan, question at reaction, magsabi lang po.
Mag-message lang po sa Bangkal underscore official FB. Good morning, Tita Seni Lima. Yan. At good morning at Maria sa lahat po ng kagawad sa kapwa ko mga employees mula kay Ed Alcantara ng Education Committee ang nag-aalala po sa inyo po mga walk-in administrative requests, Edna Alcantara. Okay, next naman po ay report ni Kagawad Dueng Paz, ang ating po kagawad in charge ng health and sanitation. Kagawad Dueng. Nakamute, Kagawad Dueng. Yeah, magandang umaga sa ating lahat. Kap, magandang umaga. Siyempre sa lahat ng ating nakatunghay dito sa ating flag raising na ginagawa natin naman lagi, weekly na ginagawa po natin. At sa lahat po ng nandiyan na nakatuto talaga sa atin sa flag raising, ayun po, magandang umaga po sa atin lahat. Siyempre po sa Health and Sanitation Department po, narito po yung ating Chief Direct. Ayan po, tayo po ay nag-larvae trap sa ating kalugaran na kung saan ay 100 paddle o 100 bahay ang nilagyan ng paddle para po ito ay matingnan o matest kung ang kanilang bahay ay pinamumugaran ng nakamamatay na lamok na dengue. So, yan po ang resulta po niyan sa 100 paddles na inilagay po sa ating kabuuan barangay ay 100 ay yung nag-positive ay 6 na malamang bahay. So, yung mga nag-positive na bahay, ito ay bibigay sa inyo kung sino po yung nag-positive sa dengue. Para masabihan po na malinis po natin yung ating kalugaran, yung ating bahay na pinamumugaran ng dengue dahil ito po ay magsasanti ng sakit doon sa mga nakatira doon. Yun po, paalala po ito na kailangan po natin talaga linisin yung ating mga bahay na para hindi pumamugaran ng mga nakamamatay na lamok. Lagi naman po talagang paalala yan. Hindi lang dito sa ating barangay, hindi lang ating barangay ang nagpapaalala, kundi mismo sa DOH, yan po ay paalala ng paalala po sa ating lahat na in-advertise sa TV na kung saan nanggagaling ang mga lamok, di ba? Kaya patuloy lang po natin linisin yung ating kapaligiran para po hindi tayo magkaroon anumang mga sakit, hindi lamang po ng dengue, ng malaria at kung ano-ano pa. So, kailangan din natin talaga ingatan yung ating mga sarili, yung ating kasama sa bahay at yung ating lalo na yung mga bata, kailangan lang po natin talagang ingatan. At syempre, dahil nga magpapasukan at nagtatag-ulan, siguraduhin lang po na nabibigyan natin ng sapat na pangontra yung ating mga kabataan. Yun po, kailangan magsuot sila ng mahabang damit o nakapantalon at meron silang dapat na lotion. Yan, na para maipamapahid po nila sa kanilang mga braso at mga binte para po hindi sila dapuan ng lamok. Ayan po. Ilagi po yung paalala ng DOH at ng ating barangay Bangkal. So yan po. At next po, umpisa po ngayon, tayo ay ang ating health center ay magkakaroon na po ng 5 doktor. Sipin mo yung health center natin, 5 doktor na po ang titingin po dito sa ating barangay, dito sa ating constituent dito sa ating barangay. 5 na po sila. Meron tayong 3 regular na doctors at meron tayong 2 na magnilip sa kanila kung sila ay day off. Malamang ito po ay para po talaga maisaayos at maging maganda yung pagsiservisyo po natin sa ating sa inyo mga ating mga constituent. Itong mga doktor na to, binigyan po tayo ng 5 para po maging maayos at maging malumanay po ang daloy ng pagkukonsulta sa ating tayo mga constituent. Ayan po.
at 5 na po sila ha. Huwag po tayo sanang magkaroon ng problema pagdating ng oras dahil tayo po ay lagi naman po talaga tinutugunan sa kung ano man yung ating mga pangangailangan sa ating health center. At syempre, good morning dyan sa health center. At ayun, mabuhay kayo dyan. Maging maganda rin yung ating pagsasamahan dyan sa ating mga pasyente at dito sa ating barangay bangkal. Ayan po. Yan po muna sa ating Health and Sanitation Department. Paalala lang po lagi, lagi po tayo mag-iingat lalo sa panahon ng tag-ulan. At least tayo, hindi tayo nagbabaha. Kailangan din talaga tayong doble-doble pag-iingat. Yan po. Hindi lang dahil sa baha, hindi na sa tag-ulan. Sa lahat ng panahon, dahil wala na rin pong pinipili ang dengue na panahon. Hindi katulad dati, ito ay tuwing summer o kung ano man lang tuwing summer lang ang dengue, ngayon all year round na ang dengue, kaya kailangan po mag-iingat po talaga po tayo. Ayan po, maraming salamat at maganda umaga po sa atin lahat. Yeah, good morning Kagawdweng ulit at salamat sa iyong report. Siyempre, good morning sa ating mga pangkal health workers na naka-assign dyan as frontline desk service ng ating pong barangay. Tumatanggap po ng inyo pong mga walk-in at requests. Sila po nag-aasikaso para dala po kayo sa tama pong department. At siyempre, naka-assign sa ating pong health center. At ating mga kaibigan dyan sa Bangkal Health Center, good morning po sa inyo lahat. Mga kaibigan po natin at nagtatrabaho dyan sa health center. Taga-asikaso sa ating pong mga pumupunta. Kay Tita Merly Soyongko, good morning po sa inyo. At kay Tita Angie Flores. Hello, Kagawadweng. At isa raw po magandang balita yan. Malamang yung pagdami ng doktor na mag-aasikaso sa ating po mga request. Siyempre, mas maraming doktor, mas maraming matutulungan. Mas maraming requests na matutugunan. At muli, yung paalala po ni Kagawadweng na ang inyo pong ang dengue po ay di threat po ng climate change. Ang magiging epekto po ng climate change, ang pagbabago po ng panahon ay magbabadya din po ng pagbabago po ng mga seasons. At kung meron tayong dating dengue season, ngayon, binabantayan na po natin yung dengue all season long. Dahil nga rin po sa climate change, yung kanila po pagdagsa ng ulan, coupled po doon sa ating pong environmental issues, kaya't kailangan po natin itong, hindi po natin makokontrol yung buhos po ng ulan, pero tayo po ay kaya po nating tutukan yung environmental issues, may magagawa po tayong solusyon na mapanatili po ang kalinisan ng ating pong lugar upang malabanan po yung banta ng dengue. Okay. So, next naman ay si in behalf of Kagawad Allen Policarpio of Social Services. Dahil ano ngayon eh, back to school eh. So, si Kagawad Allen ay nag-aasikaso ng kanya pong bunso na nagkaklase. At nagpasabi po siya. So, para ito po sa report ng social services, ako naman. So, ang social service ay nakatulong po upang ma-recover, ma-rescue at maibalik sa pamilya ang isa pong 4 na taong bata na nakita sa natividad at nahanap na tuntun po ang kanyang magulang na taga barangay 130 sa Pasay. Okay, so congratulations sa ating pong social service dahil siyempre sigurado nag-aalala ang ating mga magulang sa isa pong nawawalang bata.
So sa mga magulang, sigurado din po naging antabayanan at i-monitor po kung nasaan po ang inyong mga anak pang hindi po mawalay sa inyo. Next, patulong po natin ang social service sa ating pong lingguhang Senior Citizens Monthly Meeting tuwing huling linggo ng buwan. Hybrid setup, di ba? Online at face-to-face. O, napakadami pong tao. Kahapon, nandyan din po si Kagawa Dueng bilang isang umatendin, bilang member ng Senior Citizens. At si Kagawa Christian po ng Rescue ang naging ating guest speaker bilang isang usaping emergency. Yan, pinakita po sa ating po mga senior citizens ano po ang mga dapat nilang gawin sa pagkakataon po ng emergency, paano po sila mag-iingat. At binigyan po natin sila ng emergency numbers na kung saan pwede po nila itong tawagan sa panahon po kanilang kailangan. Kapartner po natin ang kusina ni Maria year-long sa pagbibigay alalay po sa atin pong sa mga parokyano po ng San Ildefonso Parish. So tayo po ay meron po pinapadalang social service personnel upang umalalay po dito sa katauhan po ni Sister Amy Punsalan. Nagpapasalamat po tayo sa kusina ni Maria. August 21 to 28, muling umikot dito po sa atin po from Lokban to Dalias upang mamigay po ng tulong. Pagkain, pantawid, gutom. At noong holiday po, nagkaroon po ng PWD General Assembly anong Friday at kasama po natin si Kagawad Allen Policarpio. Okay? More than 120 po yan na dumating na PWDs. Oh, nag-come forward at nagkaroon po ng reporting at konti explanation at tayo bilang punong barangay, nandiyan din si Kagawad Robby Rilario, nandiyan po si Kagawad Christian Jacinto at yun po, nag-report po tayo sa ating mga PWDs, sumagot sa kanila po mga katanungan at binigyang gabay po sa mga programa ng ating pong barangay at ng syudad patungkol po sa PWDs. At ito naman po ang kanilang report ng pag-alalay na ginawa po ng social service sa inyo po mga requests, voter certificate at 31 po ang inalalaya ng social service, 10 filial ID, 2 solo parent, 3 white card, 2 medicine booklet, 2 grocery booklet for senior citizens, 19 MDR request, 7 MHP or yung yellow card forms request at 2 PWD forms request. Muli po sa inyo po mga social service cards ng city. Kung meron po kayong katanungan, magmensahe lang po sa Bangkal _ official at i-forward po namin ang inyong request sa social service o sa anumang help desk na sila po magbe-message at gagabay sa inyo. Gagabay po sa inyo para po mabilis at kumpleto po ninyong masikaso ang mga requirements po dito. Okay? Yan. So, ayan po ang report ni Kagawad Allen Policarpio ng Social Services. At next naman po ay si Kagawad Bamildawa. Okay? Si Kagawad Bamildawa naman po ay siyempre nag-aasikaso ng kanyang apo. Back to school day ngayon. Unang araw. Kaya excited ang mga magulang, ang mga lolo't lola. Yan, magkis po yung aking munso ay nag-online class. So, maaga pong gumising upang kanila ihanda. So, si Kagawad Buenpas po muli ang mag-re-report naman in behalf of Clean and Green Committee. Kagawad Buen. Ayan. Good morning po. Ulit para naman sa opisina ng ating Clean and Green Department kay Kagawad Bamildawa. Narito po ang kanilang report. Direct. Ayan. Nagkaroon po ng cleaning
at clearing ng sidewalk o road sidewalk na ating mga kakalihan. Ayan po. At nilinis po iyan, nilinis po yung ating mga ano yan, mga kalye-kalye na alam naman natin sa dami din talaga ng mga taong nagdadaraan sa ating kalugaran, sa ating mga kalye. Ayan po ng mga nagtatapon ng mga candy wrapper at kung ano-ano pa, mga bote, mga plastic bottle. Ayan po. At yan po ay mga kanilang mga nililinis ng ating mga clean and green department ng ating mga tagwalis. Ayan po, sila po ang naglilibot, umiikot o ng kanilang mga area-area para polinisin yung kanilang mga kakalyehan. Kung sana lang din po talaga dun sa ating mga constituent na sa ating mga kalye na sana lang din huwag tayo magkakalat. Alam naman natin yan eh, na pagdating ng tag-ulan, lagi po tayong dapat maglilinis. Dahil yung tag-ulan, nagdudulot ng pagbaha. So sana lang din talaga yung mga basura, ilagay sa tamang lugar. Meron tayong basurahan, ilagay po natin dyan. Sana lang din po, itapon natin na maayos. Huwag lang sa kalye. Dahil yan po ay magdudulot ng pagbaha sa atin. At pagdating ng oras, tayo ay magkakaroon ng problema. Kaya kailangan po natin linisin yung ating mga kalugaran. Ayan, next po. Ayan po. At pati yan, yung mga hazardous waste. Nagkalangganon din pa ng pagkukoleksyon ng ating mga clean and green department, yung ating mga tagwalis. Ayan po. At yan po ay dinadala doon sa ating area na kung saan doon natin nilalagay yan para po hindi magkaroon ng problema sa ating kalugaran. Kaya kinokolekt nila yan. So next po. Ayan. Yung mga plastic bottles. Ayan. Nagkakaroon po tayo dyan ng pagkokolekt ng ating mga bote. Ayan. At itong ating pagkokolekt ngayong itong week na to, last week, nakapag total ng 250.50 kilograms na collect ang mga bote. Yan po ay yung mga sama-sama po yan, yung empleyado. Sila kami ay magsusweldo, nagdadala ng bote po yan dito sa ating barangay para naman lahat ng mga bote na kukolekta nila ay ibinibigay po natin sa ating simbahan sa San Ildefonso. At ayun po, sa pagkolekta nila, sa pagbibigay natin doon, ay nakapagdulit din po ng maganda dito sa ating barangay dahil nakakabawas ng pagbabara sa ating mga kalye. Kaya wag po natin basta itapon yung bote natin. Ipunin natin at dalhin natin dito sa barangay dahil nagkakaroon po tayo ng koleksyon ng ating mga bote dyan sa ating kabahayan. At ito ay idonadonate o binadala natin sa San Ildefonso Parish. At ang ibibigay natin naman na bote sa ating simbahan, sila naman po ay nagbibigay dito naman in return. Doon sa mga bote ibinibigay po natin, sila po ay nagbibigay ng pagkain po sa ating mga constituent. Dahil napapakinabangan din yung mga bote at kaya ibinabalik nila sa atin yung anumang mga boteng na kolekta natin, dito ibinibigay sa ating mga constituent na ginagawa naman pagkain na may na nakakabawas din naman ng sa gutom. Nakabawas gutom yung mga ibinibigay po ng ating simbahan. Ayan po. Next po. Ayan. Ayan po, yung mula po sa Clean and Green Department at sa pamumuno ng ating kagawad, Kagawad Bamhildawa, at sa mga taglinis po natin na masipag po nag-iikot sa ating mga barangay at kung lahat sila din ay nagpuputol-putol ng mga sanga-sangang nakasabit sa ating mga wirings. Ayan, sila din po yung gumagawa niyan. At kung may problema po kayo sa mga puno na nakasabit na doon sa ating kuryente o nakalaylay na sa kuryente,
itawag nyo lang po dito sa atin para po matulungan maputol yung puno, yung mga sanga-sanga nandiyan. Ayan po. Diyan po mula po sa Clean and Green Department, kay Bam, Kagawad Bam Hildawa, maraming salamat po at magandang-magandang umaga. Yan. Maraming salamat, Kagawad Weng Pass, in behalf of Kagawad Bam Hildawa. Nagdodobli ba boses? Weng, pa-mute muna. Yan. So, si Kagawad Christian Nacinto, ayan na po, nandun po siya, City of Makati, nasa City Hall po siya. Good morning to all, Kagawad Christian Nacinto, watching from the City of Makati. Yan, nandun po siya, City Hall, ha, para mag-attend po ng court hearing. Hindi po, wala pa po siya sa COMELEC. Yan. At, Tatay Willie Castro, good morning everyone. Kapari Montañez and Council is watching ng ating lupon, tagapamayapa. At syempre, si Ate Annabel, nagpapagaling, barangay, meron po doble poses si Ate Annabel. Yan ay nakaalala at nakaantabay po dito. Muli at ito po ay live, ha? Live under new normal. So, ating po flag ceremony simula po last year. Jude, ito po ay linggo-linggo natin ginagawa. Pagka tumutugtog, meron po tayo. Ito po, papakita po natin yung picture. Ito po yung ating pong barangay hall during our flag ceremony. O, papakita po natin. Kami po ay live. Ang ating po mga nagre-report will be live. But our barangay employees as well as our barangay guests attend our yung flag ceremony online at nakikinig po sa ating pong reporting. Yan. So, next naman po ay in behalf, ulit tayo, in behalf na yun, ni Kagawad Richard Sakilayan ng Peace and Order Committee. Yan. Meron bang report si Kagawad Saki? Ito ang kanyang report. So, B3. Yan. So B3, sa ating po peace and order, katuloy po ang monitoring sa ating po mga lugar. Yan, at ang ating mga assigned personnel. Ito po ay by palagi ang pagre-report with pictures ng kanila po pag-iikot dito po using the Delta and M1 patrols ng ating po e-trikes. Yan, continuous monitoring sa iba't ibang lugar at pagre-report kung meron pong sitwasyon at pag-responde po sa inyo po mga tawag. Muli, ang mga pagtatambak po ng basura, be responsible po. Tayo po ay dapat maging parte ng solusyon kung meron po kayo nakikitang mga taong gumagawa po nito. Agad pong i-report at agad po natin pupuntahan at a-actionan po yan. Sa jury drug-related crimes, muli ang miyembro po ng isang sangguniang barangay ay dapat tanggap po ang responsibilidad dito na pag-witness sa inventory ng kapulisan bilang pagsunod po sa proseso. Hindi po dapat ito inaatrasan at dapat ang ating po mga leaders ay handa. Si Kagawad Richard Sakilayan po ay ito po ay isa sa kanya po tukulit. So tinatawag po yan 24/7. Minsan madaling araw po. Okay, kung ano man po yung operasyon, kailangan po may isang barangay official na magwi-witness po dito upang masunod po ang proseso. Yan po ang nakikita sa picture na to, pipirma ka dyan. Yan po ang dahilan kung bakit wala si Kagawad Christian Nacinto dahil nag-witness din po siya ng inventory at hindi po doon nagtatapos. Ito po ay pupuntahan. Pupunta pa po kayo sa korte para po makumpleto po yung proseso. Yan. Next, yung ito naman yung online concern. O makita niyo po, mensahe po na aking i-forward papunta po sa tamang help desk. O mula po sa inyong mga bahay, ang inyong po mga report ay sigurado pong atin pong aaksyonan. So ito pa yung pagre-report ng isang suspicious person.
na pumupunta po sa kanilang bahay. At ito po ay agad na pinuntahan ng ating pong bantay bayan at na-actionan. So, thank you po sa ating bantay bayan. At ito naman po yung, may parang ako to ah. Ito po yung makita natin yung action picture ng akin pong sarili lap drive. Sa akin pong inspection niya ng public address, pinicturan po ako ng ako nga yata to. Kilala ko kasi ng picture niyan. Nakatalikod ako, hindi pa ako marap. Yan, sa inayos po natin yung street sign. So we'll do a clean up po ng ating street sign sa kasama na rin ng ating pong i-install ng ating pong street markers. So, yan. Iyan po ang report ng ating pong bantay bayan. Para po sa inyong komento, pagbate, ate, si Ate Esther Rodriguez, morning po, Kap, sa mga agad, sa lahat ng kapag-empleyado, good morning po, mula kay Ate Esther Rodriguez ng Calilocban. Blessed morning, maraming Captain Kap Marine Council and Chiefs for under week of service with holy joy. God bless everyone. Mula kay Sister Amy Punsalat, ang ating po na social service. Yan. Diretso ko na din na in behalf of the Education Committee na sobrang busy sa preparation mula Brigada Eskwela, Learners Camp at preparasyon sa official opening ng ating pong school. Welcome back to our students. Full face-to-face classes ng ating pong students dito po sa Barangay Bangkal. E-Awards distribution. Congratulations to our awardees, the outstanding students of Bangkal Schools were awarded certificates, tokens from the Education and Culture Committee. Ito po yung E-Awards is sa mga best programs, best projects, ng benchmark projects ng ating pong barangay. Partner ng Bangkal Local Partner Schools. Implementation of Offline Balik Eskwela sa Bangkal Elementary School Main with its stakeholders and its new principal. Yan. Offline Balik Eskwela po, Bangkal Elementary School Main. Next is Brigada Eskwela Closing Program. Last Monday sa Bangkal Elementary School 1. Again, welcoming our new principal, si Sir Ruben Bertos, Dr. Ruben Bertos, PhD from the Department of Education, OIC po. At siya po ang bagong principal ng Bangkal Elementary School 1. E-read under its fourth week, story time and snack time. Ito po ay pagtugon ng Education and Culture Committee sa challenge, sa Learning Gap Challenge, okay? Reading proficiency. So, kailangan po bigyan po natin ng interes ang ating mga kabataan sa pagbabasa because learning, ang reading po ay isa sa mga proven effective ways of learning. At tayo rin ay nagkaroon ng graduation ng National Learning Camp sa Bangkal Elementary School 1 at Bangkal Elementary School Main. Dalawa po ito at halos magkasabay, 1 hour apart. Kaya parehas po kaming umatin sa Bangkal Elementary School Main muna noong 8 o'clock. Tapos tumawid po ako ng Bangkal Elementary School 1 habang nandun po si Kagawa Tricia Eusebio sa Main upang ma-address naman ang Bangkal Elementary School 1. More than, sa Bangkal Elementary School 1, 214 po ito ha, plus 40 teachers. While yung sa Bangkal Elementary School Main, parang 70 plus learners ang nag-graduate. So congratulations sa ating po mga abarkada teachers at parents na that chose to their kids to undergo the National Learners Camp. Siyempre, kabahagi din si Kagawa Tricia Eusebio ng Education and Culture Committee sa pagbisita sa ating po mga senyorito at senyorita, Bangkal Senior Meeting for the month of August. Nandun din po si Kagawa Tricia Eusebio at nakipagkwentuhan at nakidig sa topic po ni Kagawa Christian Jacinto.
at yung ating Bakal Education online services, at para po sa ating mga walk-in applicants, para sa inyo pong administrative requests. Ayan po ang ating pong Bakal Education and Culture personnel na sila pong aalalay po sa inyo. At ayan po ang report ng ating pong Education and Culture Committee. Ayan po ang mga nag-submit ng ating pong report para sa Education and Culture, at para naman po sa tanggapan ng inyong pong punong barangay. Kasama po rin po tayo sa nag-report para po sa ating pong accomplishment report for the month for the week August 20 to 21. Ito po ang resibo ng tribo at resibo ni Mario. Ito po ang pamana ng tropa August 21 to 27, ang ating pong pagbati sa ating pong kura paroko ng Our Lady of Fatima, si Father Victor Alan Dichoso, last August 25, ang ating pong bagong parish priest ay ating pong binati. Gamit ang ating public address system, ang ating social media page, at magiging pagbate sa ating LED wall. So, Father Alan, sa ating dami ang sa barangay. Next ay yan. Pakilala po natin ang 10 bagong horns natin. At personally, in-inspect ko po yan. Umikot po ako kasama ang Bantay Bayan. Yun, yung nakita niyo po picture kanina. Ito po ay pag-inspect ko po sa 10 ating bagong horns. Diyan po sa Baykalye ng Garcia Apolinario. Yung nakita niyo po picture kanina ng Bantay Bayan. Mascardo Apolinario kay Elias P. Binay, Mascardo P. Binay, at sa ilan pa. Hanggang po doon sa ating boundary gate sa Dalias Corner P. Binay. So, sa ilalim po ng ating pong termino, simula po ng pandemic, 2021, noon ating po itong unumpisahan, hanggang 2023, a total of 40 public address horns na po ang ating pong nailagay. At makikita niyo po ayang mapa na yan. Ito po ay approved by the residents. Sinubject po natin yan sa ating pong consultation, nagkaroon po signature campaign, pagpayag ng mga residente, at dilagyan po natin ng proper distancing upang mapalagana po ang tamang impormasyon dito po sa ating lugar. So, nagpapasalamat po kami sa inyong pagpayag. And hopefully po, madagdagan from 40. Digital po ito. So, ito po ay pwede pong tumunog mag-isa at mag-customize ng inyong pong nag-customize ng messages. Next ay ang ating FIBA World Cup tickets free from Signal TV. Ating pong pasasalamat sa ating pong naging kapartner na nagbigay tsansa sa ating pong mga taga-barangay na maging parte ng isang pambihirang event. Saan? World event, FIBA World Cup. At naging bagay po sila ng kasaysayan ng record holding event ng biggest attendance sa World Cup opening games. Marami po dyan taga Bangkal, 100 tickets po ang total na napapigay ng Barangay Bangkal sa Philippine Arena. At nagpapasalamat po kami sa Signal TV sa naging partner po natin, at sinigurado po natin makarating po ito sa mga taong interesadong manood ng FIBA World Cup. Scouts of the World Award Discovery Workshop ay sinagawa po noong Sabado sa Bangkal High School, at tayo po ay na-imbitahan bilang speaker maging gabay sa kanila pong gagawing paper regarding three major topics: development, peace, and environment. So, ito po ay napakasaya pong event, at nakita ko po yung masiglang interaction ng ating po mga Boy Scouts. Nandiyan din po yung kanila pong leader, patrol leader, at guidance counselor ng Bacala High School, si Sir Pau. At nakaroon po ng lively discussion, interaction, at questions. Masaya po ako sa mga naging batuhan po ng tanong, at
Hopefully, nakapagbigay po tayo ng kaalaman at guidance upang magkaroon po ng maayos na papel, plano at suggestion sa isagawa po nilang output ang ating pong Boy Scouts of the Philippines ng Bacal High School. So, maraming salamat po. At ate naman po ngayong inuumpisahan ng ikabit ang ating pong Bacal Markers for the year 2023. Aside from school directional signages, tayo po ay magdadagdag muli ng higit 30 street signs. Yan. Targeting streets na wala po. Ito po ay unidirectional at lalagyan po din po natin ng house numbers. At kayo, nagdagdag po tayo ng 4 na directional advisory markers kung saan doon po targeting our school institution sa Malbar at sa Lim. So, yan. Kung saan tinuturo po dito kung saan po ang ating pong mga schools, gayon din ang ating pong barangay hall. So, maraming salamat po sa nag-design ng ating pong tech team. Parte ng back to school program. At syempre, ang Tupad naman po, nagpapasalamat ako. Ilan po sa Tupad ay nanonood po ngayon. Sa Tupad na under po sa opisina ni Senadora Nancy Binay, more than 150 Tupad beneficiaries. At naging hamon po natin sa kanila. Sila po ay tumugon sa ating po hamon na maging parte ng Zero Waste Movement. At sila po ay nagkolekta ng more than 300 kilos ng plastic. Yan. So, kaya't makikita nyo po yung report po natin sa Clean and Green, 250 kilos po last week dahil 150 kilos po dyan galing sa ating pong Tupad beneficiaries. And last week, for Saturday and Sunday, they collected minimum 202 kilos. So, 300 kilos po yan. Napakadami po na itatransfer po natin sa SIP. At iba pa po ang magiging contribution mula naman po sa payday is Plastic Collection Day program ng Bacal Barangay Hall. At ito po ay sa ating partnership with Plastic Bank. At next, tayo po ay Senior Monthly Meeting. Tayo po ang nag-organize an episode 15 po featuring Kagawad Christian Jacinto to the rescue. Ayan, nakita po natin ang ating pong Bacal part na Bacal Senior Tribute. Pagbibigay po alala at konting token sa ating pong mga senior citizens. Yan, nagba-birthday for the month of August. Congratulations. Happy birthday po sa inyo. Kasama po dyan ang ating pong senior president, Ate Becca Taupa. Yan, sila Tita Bioli. Yan, Tita Romana Balbido. Yan, birthday po niya ng August. Yan, Tito, si Tito Nelio. Yan, nandiyan o. So, lalaki at babae po na senyorito at senyorito ng Bacal ang ating po natin. At syempre, ito po ay live ha. Aside from the 70, more than 70 senior citizens na umaten, meron din po tayong mga senior citizens online. Yan, na nagpunta yan doon no, sa ating pong barangay at nagkaroon po ng talakayan at nagpadala po ng online questions. Yan. Sama si Kagawad Christian Jacinto. At sasama rin po natin kanina ang atin pong special service para sa atin pong Bacal Centenarian, si Alin Sane Obias na nag-request po ang pamilya dahil siya po ay magsisimba upang i-celebrate ang 40th day na pagkasawi ng sa kanilang pamilya. So sa pamilya Obias, nag-request po kanilang pamilya na sana ay maihatid ang ating pong Bacal Centenarian sa kanyang pong pagsimba kanina. So, pinadala po natin ang ating pong service, yung Bacal, yung ating pong yung service po ng Barangay Captain ang pinadala natin. Siyempre, special yan. At para naman po sa ating pamilya, may escort din po sila. Yan, yung ating pong M1 Patrol para sa iba pa pong sasama, pamilya ni Alin Sane. So, sa pamilya po, yan, ang ating pong pagdamay, siyempre, sa pagkawala ng isang pamilya but celebrating its 40th day. Kanina pong umaga yan. Yan. At nagsimba po sila ng 6 o'clock. Yan. Kaya nandun po tayo ng 6 o'clock sa atin pong lugar na yan. Yan. Siyempre, kasama natin yung atin pong si Ate Michelle. Yan. Okay. Sige. So,
ito po ang ating pong bangkal barangay council under new normal. So maraming maraming salamat po. Patunay po ng aming resibo na tuloy-tuloy pong pagsiservisyo sa inyo. Simula pa po nung umpisa, dumaan na tayo sa pandemya at ngayon ay nasa bagong normal. Ayan. Ating pong reminder. Remind lang po ang ating employees. Mas bukas, August 30 at 12 noon. So para po sa ating mga empleyado, tayo po ay babasbasan. Magkakaroon po tayo ng special na misa ngayon sa para po sa ating pong barangay bilang magdarasal na rin po sa ating ding mga birthday celebrants at sa ating pong recently passed away employees at bilang na rin paghahanda rin po sa talalapit pong pagtatapos ng termino ng ating pong bangkal barangay council dahil po papalapit tayo po ay pumasok na sa election period kaya sama-sama po tayo magbantay at siguraduhin na meron po tayo isang malinis na transition sa bago pong council. So umpisahan po natin ito sa isa pong misa upang mapagdasal po ang lahat. Okay? So muli ito po ang ating pong barangay bangkal at ang ating pong pagbate for the last time ng ating pong August celebrants. Happy birthday po sa inyo. At ito po ang inyong punong barangay. Magkita-kita po tayo. One Bangkal United. Okay. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you. We'll be right back.